Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano na naman po ang mabisang paraan ng pagpaparami ng ating Virginia. Yan. Mabisang paraan po yan. At wala pong maintenance. Hindi mo na siya dililigan. Wala ring lupa na gagamitin. At hindi mo na siya babantayan. Lalagay mo lang dyan siya sa gilid. Tapos pabayaan mo lang siya. Ayun. Tutubo na yan siya. So ipapakita ko sa inyo ngayon. Yan ang gagawin natin ngayon. Yan. Ang kailangan lang po natin ay gunting. Yan, gunting or kutsilyo. At yung mga recycled bottle. Yan. Mga recycled bottle po ang gagamitin natin para sa pagpaparami ng ating Virginia. At foam. Itong foam. Ito sa sira ko ng kuan eh. Sa upuan ko sira na eh. So, kinuha ko na lang. So, sa inyo, baka may mga sira dyan. Magagamit nyo pa yan. So, yan ang gagamitin natin. Ang una natin gagawin ay siyempre kakat natin tong plastic bottle. Plastic bottle, kakat natin siya dito. Tapos ito, i-remove ninyo yung cap, huwag nyo nang gamitin yan. Kasi hindi yan magagamit. Yan, sa akin ito lang eh. Pero kung may kutsilyo, kutsilyohin nyo na lang. Okay, ito na lang. Yan. Ito na po. Kakat na po natin siya. Yan. So, ilalagay natin siya dito. Yan. Ganyan lang siya. Yan. Lalagay natin. So, ito yun ang gagamitin natin. Tapos na natin siyang makat. Yan. Ito. Natapos na natin siyang makat. Ito. Ito mga bottle na mga ni-recycle natin. Yan. Yan. Ganyan na. Nakat na natin siya. Yan. Tapos ngayon, kukuha tayo ng mga Eugenia, yung mga bagong sibol na Eugenia, yun ang kukunin natin para ating itanim. Yan, at pag kuha natin ng kuan, mga bagong sibol na Eugenia, syempre kailangan din natin ng tabo at tubig. Lagyan nyo lang tubig kasi pag cut natin, lalagay natin siya dito. Yan, ang kukunin pala natin ng mga bagong sibol na Eugenia, yung mga ganito. Yung mga ganitong mga Eugenia. Ika-cut natin yan. Tapos kukunin natin. Yan ang itatanim natin. Yan. So ayan na, nakuha na natin yung mga kuha natin yung mga bagong sibol ng mga Eugenia. So ito na yun, gagamitin na natin to. Ang gagawin nyo lang ay itong foam. Yan. Kuhanin nyo lang, pwede lang sa kamay, pwede lang sa kamay eh. Madali lang kuhanin sa kamay. Yan, yan. Tapos ilalagay nyo dito. Yan. Mas maganda kung kuhan. Sa akin ako, maglalagay ako dalawa eh. Dalawa kasi para kung kuhan, mabuhay siya. Kung mamatay man yung isa, at least meron pang isa. Yan. Tapos, lalagay mo lang yan dyan. Yan o.
lalagay mo lang isa dyan. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Ayan. Tapos, ito ay lagyan mo ng tubig. So, lagyan natin tubig. Ayan. Tubig na siya. Ayan. Lalagay mo lang yan dyan. Ayan. Ganyan lang. Ang maganda kasi sa pamamaraan ito, pinapabayaan mo na lang siya at hindi mo na siya didiligan. So ang gagawin mo lang ay titingnan mo lang talaga kung may tubig pa siya. Ayan. Pag wala na tubig, dagdagan mo ng tubig. Ayan. Ayan. Yan, kahit na kuan, kahit na malagyan ng tubig niyan, lalagyan ng tubig dito, okay lang 'yan. Yan. Gaganyanin mo lang siya. Lalagay mo lang siya ng ganyan. Yan. Tapos ito na naman. Ito lang, yan, ganyan lang kasimple. Kahit na sino pwedeng magtanim nito. Kahit na hindi marunong magtanim. Sabi kasi ang sabi nila na kalamig daw ng kamay ko sa pagtatanim ito. Hindi po totoo 'yan. Kahit na sino pwedeng matubuan ito. Pwedeng magpaparami nitong Eugenia. Yan. Kahit na sino. Tapos, lagyan natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Punuin nyo lang. Tapos, ilagay yan dyan. Ganyan lang. O, ganyan lang siya. Ayan. Tapos, ito naman. Ganyan lang papapaan ko pataramin ito. Madali lang. Kasi pag pwede ka rin damihan mo ang pagtanim nito kasi pwede mo rin pagkakitaan to eh. Kikita ka rin dito. Mas maganda damihan nyo. Para mas maganda kung meron kayong marami kayong mga recycled plastic bottle na yan. Dyan, pwede nyong gamitin sa ganitong paraan na itatanim nyo lang ito. Nakakatulong pa tayo sa kalikasan, di ba? Kakatulong ko tayo sa kalikasan. Hindi natin na panito natatapon. Tapos, ang maganda pa nito, pwede mo rin ito siyang pagkakitaan. Kasi pag ganito kalaki na yung Eugenia natin, mahal na ito eh. Lalo na pag na-cream mo na, ang mahal na yan. Mahal na yan. So, nagre-range siya ng mga 1,500 o 2,000 pag ganito na siya. So, pag lumaki na siya. Lalo na pag ganito kalaki, ano. Yan, lalo na pag ganyan kalaki. Yan. Oh. Tama yan. So, mahal na yan. Yan. Ilalagay nyo lang ito sa mga gilid-gilid na hindi talaga natatamaan ng mga hayop para hindi siya matumba. At titingnan nyo rin kung meron pa ba siyang tubig. Yan. Kung wala na, lagyan nyo na lang ng tubig. So, hindi naman ito mabilis na makuha ng tubig, matutuyo. Lalo na ngayon na medyo mainit. So, tingnan nyo lang. Huwag nyo lang diligan. Hindi mo na didiligan at hindi mo na rin kailangan ng lupa. Foam lang po ang ginagamit natin dito. Yan. Itong mga foam, yung mga sira-sira na mga silya nyo dyan. Yan, gamitin nyo, kukunin nyo yung mga sira na ng mga foam, gamitin nyo. Yan lang po ang paglalagay nito. Yan. So ipapakita ko sa inyo yung mga tumubo na ng mga ginawa ko at meron na siyang mga ugat at makikita nyo na tumubo talaga siya. Kahit na sino pwedeng magtanim nito, kahit na walang experience na
sa pagpapatubo ng mga halaman, lalo na sa Eugenia. Ito ang kuan, ito ang paraan na hindi walang hindi hassle sa atin. Bali hindi na tayo nagdidilig. Oh, di ba? So, kahit na kuan, pa-relax-relax ka lang. Kahit na hindi mo na siya tingnan. Tingnan mo lang siya kung may tubig ba siya o wala. Ayun. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga tumubo na may mga ugat na siya. Yan. Ito na yung mga tinanim ko noon. Siguro mga 18 weeks ago. So mga 15 to 20 weeks tutubo na yan siya. So ipapakita ko sa inyo ang mga ugat na tumubo sa kanya. Gaya nito. Yan. Ayan ito. Kita mo yan? Oh. Yan. May mga ugat na siya. Yan, oh. Yan. May ugat na. Yan. Ito pa yung isa. Yan. Kita mo yan? Yan, oh. Yan. May ugat na yan. So, kukunin natin para makita nyo talaga kung paano siya nagkaugat. Yan, ito matagal na ito eh. Yan. Yan. Ito na yun. So, ito na yung nilagay ko. Yan. Oh. Yan, yan. Yan, oh. May ugat na siya. So, yan. Yan, oh. Yan, oh. So, may ugat na. Yan. Kita ba? Yan, oh. Yan. Yung ugat niya. Yan. Yan. Para lalong makuhan makita. Kita niya. Kita niyo ba? Yan. Yan siya. Yan. Ito na yung napatubo ko na Eugenia sa ganitong paraan lang. Pwede, mo nang paramihin ang Eugenia mo sa ganitong paraan. Yan o. Yan. So ililipat, mo na ito doon sa pot. Pwede na diretso mo na lang. Diretso mo na ilipat. Yan o. Medyo may dahon pa. Yan o. Kita mo yan? Yan o. Yan. So yan. Foam lang yan. At saka yon tubig ang ginawa natin. So napapatubo natin. Yan, yan lang po at sana ay mapapaparami niyo nang mapaparami yung Eugenia niyo at pwede niyo ring pagkakitaan. Sinishare ko sa inyo ang idea ng ito kasi para sa kwan din yung mga nahihirapan na magpatubo ng Eugenia. Ito lang gagawin nyo. Yung, di ba yung kwan sa paglalagay natin ng lupa, medyo mahirap yun eh. Kasi kailangan mo talagang diligan siya araw-araw. So sa ganitong paraan, hindi ka na magdidilig kasi may tubig na siya. So may, foam yan. So hindi mo na kailangan diligan. So ito lang, lalagay mo lang yan dyan. At, maraming salamat po at sana po ay nabigyan ko kayo ng magandang idea sa pagpaparami nitong mga Eugenia. Yan o. Eugenia natin. At sana ay makakatulong din ako sa inyo na sa pagpaparami nito. Maraming salamat po.